we'll try to revive that and to have another Senate bill siguro para sa yung half cup of rice, kasi ang lagi din nilang sinasabi, mas maganda kung national yung law. Dalawang kutsarang kanin kada araw ang nasasayang ng bawat taong kumakain. Aabot ito ng 384,000 metric tons ng bigas na maaaring maipakain sa nasa 2.5 milyong Pilipino. At kung bibigyan ng katumbas na halaga ay aabot ng 7 bilyong piso kada taon. Para maiwasan ang rice wastage, planong buhayin ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang Half Cup Rice Bill. Ang panukalang ito ay inihain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong siya ay senador pa lamang. Sa ilalim ng panukala, papatawan ng multa ang mga restaurant, hotels o mga karinderya na hindi papayag na maghain ng mababa sa one cup rice. Ayon kay PhilRice Deputy Executive Director Karen Eloy sa Baroga, layo ng hakbang na ito na maiwasan ng pagsasayang ng pagkain, lalo na ng mga tinatawag na takaw mata sa pagkain, kung saan kumukuha ng maraming pagkain ngunit hindi naman inuubos. Create greater awareness about the need to avoid wastage, no, on rice and only get what you want. Ayon sa PhilRice, dapat din maisulong ang pagpapataw ng multa sa mga customer na nag-a-unli rice ngunit hindi naman nauubos ang kanin sa kanilang mga plato. Sana yung mga unli rice, ganun, mag-sanction talaga sila kapag hindi naubos. Kasi yun naman din yung sinasabi nila eh, kapag hindi mo naubos yung kinuha mo, may fine. Para naman kay Kier na may-ari ng karinderya, matagal na siyang nagbebenta ng kalahating tasa ng kanin. Okay po mag-serve ng half rice kasi minsan yung ibang tao sinasayang lang yung pagkain, tsaka yung iba nga yung isang rice lang hindi na mauubos. Ang customer naman na si Michael ayaw rin na nagsasayang ng kanin kaya dun siya madalas kumain sa nag-o-offer ng half rice. Pag half rice po kasi minsan nakakatipid po kami na buyer at the same time po kami as customer hindi po masasayang yung mga pagkain na isi-serve po. Kasi minsan pag dalawang rice, sumusobra po pag kumakain kami. Ngayong buwan, inilunsad ng PhilRice ang 2023 National Rice Awareness Month na layong bigyan ng kamalayan ang publiko ukol sa pagnanais ng pamahalaan na maabot ang rice self-sufficiency at masolusyonan ang problema sa malnutrisyon at kahirapan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.